Kamusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ang unang tao dito sa Pilipinas. Pinaniniwalaan ang unang mga tao sa Pilipinas ay ang mga nahukay na labi sa Tabon Cave sa Palawan. Ito ang mga Tabon Men o Taong Tabon na kung saan ito na ay maihahambing ang itsura para sa mga katulad nating modernong tao na Homo sapiens sapiens. Subalit, bukod sa Tabon Men ay may bagong nahukay at natuklasan ang mga eksperto sa Kalaw Caves. Ito ang Homo lucinensis na sinasabing mas nauna pa sa mga taong Tabon. Pero ang malaking misteryo para sa lahat ay ito daw ay nagmula sa hominid o isang uri ng unggoy na nag-evolve sa pamamagitan ng evolutionary process. Ang Homo lucinensis na kaya ang ninuno nating mga Pilipino? At totoo bang nanggaling tayo sa mga unggoy? Yan ang ating alamin dito sa Kinuwento TV. Ano nga ba ang mga taong Tabon? Ito ay tumutukoy sa pinaniniwalaan ng mga sinaunang Pilipino na natagpuan sa Tabon Caves sa Lipuon Point sa Quezon, Palawan. Dito rin sa kuwebang ito natagpuan ang Manunggul Jar, isang banga na sumasalamin sa unang kultura ng mga Pilipino. Ito ay natuklasan noong May 29, 1962 ng isang Amerikanong anthropologist na si Robert B. Fox. Ayon sa mga sumuri sa mga ilan pa niyang natagpuan ng mga bungo, ngipin at panga, ay hindi daw ito galing sa mga Negrito o Aita na sinasabi na unang tumira sa Pilipinas na may 20,000 taon na ang nakakalipas. Dito rin sa kuwebang mga ito natuklasan ang mga kagamitan na yari sa mga bato. Mga batong matatalas, maninipis at matutulis na kayang humiwa ng mga laman. Pinaniniwalaan na ang mga batong ito ay gamit nila para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. May natagpuan din na mga basura sa kuwebang ito. Nakaramihan ay mga seashells at iba't ibang buto ng mga hayop. May natagpuan din sa loob ng Tabon Caves ng mga uling. Dahil doon, sinasabing sa kuwebang ito unang gumamit ng apoy ang mga sinaunang Pilipino. Base sa carbon datings na ginawa, ang mga uling na ito ay may 30 taon na ang tanda. At ayon pa sa mga eksperto, nabuhay daw ang mga taong Tabon na ito noong 47,000 BCE. Subalit marami ang nagulat na may bagong species ng tao na natagpuan sa kuweba ng Kalaw sa Cagayan sa Luzon noong taong 2007. Ito ay tinawag na Homo lucinensis. Ito ay hindi kauri ng mga taong Tabon at sinasabi na nauna pa ito ng ilan libong taon na kesa sa mga taong Tabon. Subalit ang nasabing species na ito ay medyo maliit at may taas lamang na 4 feet o kasing taas lang ng isang bata. Subalit isa lang ang malinaw na kaya ng parehong uri ng taong ito na maglakad gamit ang kanilang dalawang paa. Subalit ang nasabing mga buto sa paa ay mga baluktot na nagpapakita na hindi nito kaya magtagal sa lupa. Ngunit alam nyo ba, bago pa mag-evolve ang mga Homo sapiens o ang mga katulad natin na mga modernong tao na may 2.5 milyong taon na ang nakakaraan, ay marami naman talagang mga iba't ibang uri ng tao ang nabuhay naman talaga noon. Noong mga panahong hindi pa nadidiskubre ang Homo lucinensis ay may 3 uri lang ng mga Homo ancestors sa Asia na pinaniniwala ang nabuhay noon.
Homo sapiens. Ito ang mga katulad natin na mga modernong tao. Homo erectus. Ito naman ang tinatawag na mga Javamen na matatagpuan sa Indonesia. At ang panghuli naman ay ang mga Homo floresiensis na kilala rin bilang The Hobbit. Subalit saan nga ba nang galing ang lahat ng mga Homo ancestors natin? At paano nga ba napadpad dito sa Pilipinas ang Homo luzonensis? Unang nag-evolve ang mga tao sa Africa. At karamihan sa mga evolution ng tao ay nangyari sa kontinenteng iyon. Sa Africa rin nagmula ang mga fossils ng mga unang tao na nabuhay sa pagitan ng 6 at 2 milyong taon na ang nakakalipas. Karamihan sa mga siyentipiko ay kasalukuyang kinikilala ang 15 hanggang 20 na iba't ibang uri ng mga sinaunang tao sa buong mundo. Ngunit kailan nga ba dumating ang unang uri ng mga Homo dito sa Pilipinas? Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2018 na pinangunahan ni Thomas Engico, ayon sa kanya na dumating daw ang mga sinaunang uri ng tao sa Pilipinas sa pagitan ng 631,000 to 777,000 taon na ang nakakalipas. Isang panahon na kilala natin sa ngayon bilang Pleistocene. Nilikha nga ba ang isang katauhan o ito ay napasailalim sa tinatawag na evolutionary process? Ayon sa Biblia, sa Genesis ay may 2 tao lamang ang nilikha ang Diyos. Ito ay sila Adan at Eva. At sa pagitan naman ng mga taon mula nang nabuhay sila ay may 9,000 hanggang 10,000 taon lamang ang nakakalipas nung sila ay buhay pa. Kung kaya masasabi natin na mas nauna pa ang mga taong tabon at Homo luzonensis kesa sa itinakda ng Biblia tungkol sa pinagmulan ng sangkatauhan. Subalit, hindi ko mismo sinasabi na dito na mismo nagsimula ang lahat ng mga tao sa mga iilang pirasong mga bungo, panga, ngipin na natagpuan sa mga kuwebang ito. Ayon sa aking teorya na ito ay baka mga ibang uri lamang ng mga unggoy na nabubuhay sa ating mundo noon. At pagdating naman sa mga bato na natagpuan sa mga kuwebang ito ay maaaring ginagamit lang nila ito sa pang-araw-araw lang nilang gawain para sila ay mabuhay. Kung iisipin, di ba kahubig din naman natin ang mga unggoy? Sila rin ang may pinakamalapit na pagkilos katulad ng mga tao. Hindi malinaw, maaaring ito ay totoo o hindi. Mga bagay na mahirap unawain. Maaaring nag-evolve nga tayo mula sa mga unggoy at maaaring ginawa nga rin tayo ng Diyos. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo dito? Para sa'yo, saan ba talaga nagmula ang mga tao? Dito na natatapos ang ating kwentong kaalaman. Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!